So, kaya nga po, ngayon nagkaroon ng government ng parang project na yung internet for, parang internet for all na you can gain access to internet in certain locations. They're planning to do it nationwide. Kaya lang, they're still limiting themselves to the slowest speed na para maka-access sa mga tao. Kumbaga, and then the ones that are still implementing the internet connection are still the telcos. Kumbaga, they just hinahirlan nila, kinukuha nila yung services ng telcos na wala naman talaga silang infrastructure. Wala, ganun yun. Pagkikita na ng telco, ibig sabihin, yung project na yan, akala natin para sa mga yan. I'm sure kinausap ng telco ang gobyerno. Oh, customer kayo namin. Kung mga kayo, mag-internet for all kayo. Pagkita. In fact, hindi naman may kailangan mag-advertise. Kasi gobyerno na yung kumuha ng customer para sa amin. Ito ang kalukohan. Bakit hindi ka nga kasi mag-build? Bakit ka kailangan mag-rely sa private company? Siyempre, pag private yan, gigipitin ka niya. Oh, mag-internet for all. Kasi sige, bili ka sa akin. Kuha ka dito. Ako bahala, bigyan kita ng 3 Mbps. Hindi, mabagal eh. Gawin nating 5. Okay, gawin nating 5. Tagtag ka. Anong klaseng gobyerno ka na papasok pa doon sa isang position na blackmail ka? Yeah. And for the reason na, wala kasi akong pera to build. Gobyerno ka ha? Ito private corporation, huwag mong sabihin, mas marami ko siyang pera kaysa sa'yo. Ayaw mo lang talaga mag-build dahil kinausap ka nila na huwag kang mag-build ng infrastructure at sila na. Diba? Hindi tama yun. So do you think na may nakikinabang sa government? Sa akin, I'm very frank and very blunt about it. Many government officials are transactional, nakikinabang sila sa mga ganitong deals, mga sweetheart deals. Ayun. At the expense of the Filipino people. Kaya nasabi ko minsan sa ilang public officials na nati-charge ng corruption. Isang araw, pag umikot kayo sa Pilipinas, kung retired na at matanda na kayo, at makita niyo na may palaboy na kaka dyan, na nagra-rugby, makita niyo yung mga hayod-hayod na bahay dyan sa gilid ng ilog, sa mga estero. Makita niyo yung mga homeless na nakutulog lang dyan sa sidewalk. Makita niyo yung mga batang mamamatay sa ospital dahil walang makain. Sana isipin niyo, isa ka sa dahilan kung bakit sila nakaganyan. Sana makonsyensya ka. Only because you want 1 million, 2 million, or 3 million na bribe money. Can you exchange the country's future for that? You should fry in hell. Di ba? Isipin lang, may mga bagay na sige, kurakot ka talaga. Sige, kurakot. Sige. Pero may mga bagay na huwag mo lang ipasok. Katulad ng mas sinasabi ko, yung tubig, yung kuryente. Kasama na mass transportation. Kasama na yung community. Huwag mo lang. Kasi pinukunde mo yung generation sa atin. Ganyang burden. Really outrageous yung attitude ng gobyerno. I'm not even referring to this government, all previous government, na transactional yung kanila politics. The usual policy decision is, sige, anong sa akin dyan? Ano na yung attitude ng gobyerno? Na may policy decision ka, o may contract decision ka, o may meron kang project decision, tapos ang inisip mo, ano ba nga sa akin pwede? Kung meron ako dyan, then walang mangyari sa gobyerno. At dapat yung klase ng gobyerno ang dapat. At yung klase ng mga public officials dapat hindi magbagay sa pwesto. Okay. Next issue. Umingay po kayo nung yung nangyari sa SSS pension for senior citizens. So, yun, mas maraming news na lumabas about that. And marami rin ang hindi nag-agree dahil nga bakit hindi nila na ibigay sa mga senior citizens natin yon. Kahit man lang not the total amount, bakit hindi nilang hinati o kaya small portion.
So, what's the update po that? And ano po yung talagang pinak-action plan ninyo doon? Well, yung update, syempre, hindi maglumampa pang SSS. Mali ang posisyon ng gobyerno. 2011 po pa na file ang bill, marami ng hearing yan, marami ng core studies yan. Hindi ang mabangarap ang SSS. In fact, walang SSS sa buong mundo na lumampa. Natutunan. Kaya lang, yun yung ano ng SSS. SSS, mas gusto niyang pahabain ang buhay ng pondo kaysa pahabain ang buhay ng miyembro. Anyway, under the Constitution, do we have a chance to override the veto? Yes. If you get two-thirds vote in Congress, meaning to say 192 kaboto of mga congressmen, pwedeng ma-override o mabasura ang veto at magtutupad pa rin automatically. I tried to file the motion to override nung May, mga February 3. Pero apparently, matras ang majority. Bigla nilang in-adjourn. Nakasayan pa nga ako ng microphone. Yes, so medyo na-realize ko, may serious na voto in support of override. Otherwise, hindi atras ang majority. Tingin ko may feeling sila na baka manalo yung override. Mapapahiya si President Aquino. Anyway, nandiyan na yan. Can we still file the motion? The answer is yes. On May 23, the Congress will reconvene for the last time before kami mag-dispatch. Doon kasi ika-canvas ang presidential election. When we reconvene, I will file the motion again. And hopefully, makakuha kami ng voto. Hindi ko alam po anong result lang, parang result ng voto. Ay, hindi ko alam po mga gamit. Hindi pakiramdam ko parang mas malakas lalo ang voto for override. Bakit? In the first place, tapos ng election. Wala na sinong pabor na yun sa presidente. Secondly, hindi na presidente, essentially, si President Aquino ang May 23. In fact, may bago ng presidente by that time, puro na lang ng proclamation. So, hindi na sila ang congressman, siya yung takot sa presidente, ang growing. Sa akin, pati na dapat natin ang mga congressman. Na ang SSS issue is not an election issue na. Kasi tapos na election nila. Some of us would have lost, some of us would have won. I mean, we will have different fortunes in the 2016 election. But we will still go back to Congress and fight it one more time. Makita namin kasi yung citizen na kahit tapos ng election, ang issue nila ay paglaban niya. So I still hope na when I file it on May 23, we will get the override. In any case, nabipressure ang gobyerno eh, na mag-isip ng solusyon kasi I'm threatening the override in 2023. I heard counter offers, I heard 1,000 pesos. Sabi ko, kumpleto, makilap niya na ang aking proposals na yun. But in any case, there is still the vote. And hopefully, members of Congress, especially those who lost in the last election, will still go back to Congress and vote for the override, if only to leave a lasting legacy. Bago man lang sila lumisan sa Kongreso, bago man lang kami, kasi lahat na mo kami, hindi na kami yan sa akin, hindi na part ng next Congress. Bago man lang kami lumisan sa Kongreso, maiwan namin ang isang legacy para sa ating senior citizen. At yun ay ang pagpataas ng kanilang pensyon na hindi na nabago-bago since 1997. Ah, sorry, since 1997.